So ma'am, kanina naputo tayo. So may sinasabi po kayo sa field trip. Opo. Ano po yung sa field trip, ma'am? Ang sinisingil po sa field trip is 1,840. Okay. Sobrang laki po nun kasi... 1,840. Opo. Per head? Opo. Voluntary po. Pero nauubiga po talaga yung mga bata na sumami. Kasi pag hindi sumama, napag-iinitan or alam niyo po yung standing sa school. Yung kultura na ata po yun. Kaya lang po kasi anak ng magmamais, construction worker. Mahirap po kasi yung new era, yung Bukal. Bukal yun eh, Bukal, Sampaloc 2, Das Marinas City, Cavite yung address. Mahihirap po ang tao doon. At saka ano po, kaya po ako nagre-reklamo. Yung 1840 is hindi ho dumaan sa tamang proseso. Bilang kami ay SPTA, dapat po dadaan sa body. May transparency. Mamimit namin yung agent. Sino po yung agent? Yung agent na... Yung pong... Tiger Vision po. Yung po yung ka-tie-up ng DepEd daw pag may mga field trip. Okay. Eh ngayon po, dahil nga po ako last year ay presidente ng senior, mayroon pong kitaan yan. Kumikita po dyan ang talagang nakakatuwa. Ano yung sabihin po, kumikita? Kasi po last year sa senior, ang sumama pong student ay nasa 100 something ba? Na nag-share sa SPTA project ng 6,000 something. Kumikita po talaga yung field trip. E what more dito sa junior na ilan ang sumama? Nasa 400 po kasi 8 buses po eh. Times 1,840, magkano po yun? Times what? 736,000. Wow, mayigit ka lang ating milyon. Dapat po may bidding. Yung mga agent po na yun, tatanungin kami, SPTA ang body, yung pong mga officers at yung body ng mga teacher, yung pong mga officer lahat. Tatanungin kami kung alin ba ang pipili namin, alin field trip dito ba sa 1,450, 1,850, 1,700. Nagdesisyon po ang principal na mag-isa. Ah, wala pong consensus sa body. Oo, yun. Wala pong consensus sa body. Binaypas po niya kami. Tapos, ang ginawa po nila na isa pang labag sa omnibus guidelines, ito po kasi SSLG President. Anong sabihin ni SSLG? Sabihin mo, ano? Supreme Secondary Learners Government po. Bale, President po ako ng mga students. Okay. Pinag-survey po sila sa mga student na gustong sumama. Paliwanag mo, anak. Bali po, yung advisor ko po kasi, siya rin po yung Teachers Employment Officer po na president. Okay. Tapos po, inutusan po ako ni sir na mag-survey daw po ng mga student po nasasama, tapos kung ano po yung gusto nila. Package. Meaning? Opo, yung mga package po. Package, okay. Tapos po, ang sabi po sa akin ni sir na after na lang daw po ng survey, tsaka raw po banggitin sa SPTA President. Kasi nagtanong po ako, sir, alam na po ba ito ng SPTA President? Hindi po ba mababypass? Mm-hmm. Sabi po ni sir, sabi niya, hindi, tsaka na lang muna. Huwag ka munang magsabi. Buti pa ito, bata alam. Sorry, estudyante alam. Eh, yung matanda. Opo. So, ibig sabihin, after sila dun sa kikitain. Opo. So, anong purpose po tulad nito? Pag nagkakaroon ng field trip sila, ano raw po ang purpose ng field trip niya? Para saan? Di ba dapat TV. May nakalaan? TV po. Opo. TV? TV po ang lagi nila. TV po ang lagi nilang gustong mabili. TV. Ilang TV, television daw? Depende po sa kung ilan po yung lalabas na sasama sa field trip. Bali, doon po malalaman pagkatapos ng ano kung ilan ang TV'ng maibibig. Kasi nagtanong po ako sa advisor ko, sir, saan po mapupunta yung pera? Sabi niya po, magparami kayo nang sumama sa field trip sa section natin para... Kasi po may TV daw po nabibigay para sa amin daw po mabigay yung isa. Ilan daw TV? Hindi sinasabi. Hindi po sinasabi. Hindi niyo po ino-audit, ma'am, na bilang SPTA. Ayan, ayan po. So, nasaan na yung TV? Nasaan yung statement of account? Yan po yung sinasabi ko. Kaya masasama loob nila sa akin. Masyado daw marunong yung SPTA President. Eh, dapat may pa-omnibus guidelines pa daw po ako eh. Eh, dapat lang po. Eh, ayaw po nila ng ganun eh. Kasi po ang sa akin... Ayaw yung transparency? Ayaw po eh. Kasi yung pinatawag na financial report. Mm-hmm. Dapat po talaga, may consensus, may proseso, dapat po yun ay susundin. Pati nga po yung collection, di po ba, sa omnibus guidelines, bawal silang tumanggap ng payment, bawal silang magbilang. Ang sasaya po nilang nagbibilang ng pera. Dapat may hawakan mga guro yan, dapat ang mga hawak yung... Tapos dito po naka-deposit sa account ng isang teacher, ano? Mm-hmm. Doon po i-deposit yung pera. Ay, bawal na naman yun. Bawal po lahat. May ibang estudyante po na walang cash, bale, doon po sa GCash nila nadaan. Tapos, ang sabi po nila, kina-cash out na lang po. Sino po ang nagbilang talaga nung 100,000? Bawal po mangulit ta ang teacher. Dapat po,
naka-endorse po yun sa amin sa SPTA na kami ang dapat mag-ano po nung... Tama. Yun naman po talagang patakalan. Kayo magbibilang, kayo yung mga parents. Opo. Kasi bawal mangulita po. Sabi niya, hindi daw yun SPTA, yun daw yung school activity. Opo. So, natutuwa sila habang nagbibilang. Parang sayang-saya. Nakahawak ng pera. So, hindi niyo po tinanong, okay, saan napunta yung ano? Yung proceeds ng... Oh, yan po yung... Kaya po kami nakakapirma sa resolution kasi po meron niyang resolution. Kaya po kami nakakapirma. Marami po siyang ipinapangako, ano, magkakaroon po tayo ng transparency, bla bla bla. Natapos yung una, film showing, walang transparency. Natapos si stage play, ay, yun yata ang meron, ano? Stage play meron. Pero yung pong film showing, mahiwaga talaga. 200 po yun. Bawat isang ta-estudyante. Opo, eh, ang nanood, 1-2. Pero kung sabi ko po sa principal, Ma'am Ru, bakit po 200? Hindi po ba sponsor diyan? Kasi yan eh, ilang, wala pa isang oras yung palabas. Ano? Anong palabas na yun? Honor po yun, Legacy of Jose Abad Santos. Sa cinema po kami nanood. Project ng English and Science Department, yun po ang pinanood. Saan kayo sa William na school? Sa SM? Opo. Pinagtalunan pa po namin yan dahil sabi... Pero sponsored dapat yun? Sponsored po ang alam ko kasi po may nakausap ako sa Federated. FPTA na. Yun daw ay sponsored. So ayoko naman basta maniwala. Tinanong ko yung principal namin, Ma'am Ru, bakit po 200 ang ticket? Opo, 200 po. Eh bakit po yung ibang school 150, 170 kasabay namin manood? So parang ano to? So nahihiwagaan po ako. Kaya po ako pabalik-balik sa DO, itatanong ko yung tungkol sa film showing, stage play, field trip, kung yan ba eh nasa curriculum, kung yun po ba eh legal. Illegal po yun. Kaya po sila hindi natutuwa sa akin dahil masyado raw po akong marunong, masyado akong matanong. I should know kasi mahihirap ang mga may kitaan. Dapat bang pagkakitaan yung mahihirap? Yun, ang palagi ko pong pinupunto noong kamay. Nakakaawa ko. Although palagi po sinasabi na voluntary. Pero yun po yung laging ano. Panis na po yung voluntary. Kasi merong, di ba, yung sa film showing, yung hindi nakapanood, mag-produce daw ng El Filibusteris mong libro. Hanapin yung libro, tapos yun yung ibibigay, submit as project. Tapos nagpantingan-tinga ako, sabi ko, ano to? Sinabi ko na yun eh. Mas mapapamahal pa eh, magkano yung libro na yun? Kasi po ako, diretsyang sabi ko, Ma'am, I hope na yung hindi sumama, hindi niyo po pagagawin ng ano-anong project, magpo-produce ng ano-ano, mga project na video-video kung saan lugar, mamamasahay ang mga bata. Kasi po, ganun ang nangyayari, sir eh. So, wala akong maglakas loob na magsabi. Parang papahirapan yung mga bata, so mapipilitan. Opo, parang ganun, Eh ngayon, medyo nabago na yun, di ba? Kasi nga sinisit ako. Yung nangyari po sa film showing, bali after po na nagkaroon po ng parang reflection po sa pinanood. Kaya po, in-encourage nila yung mga student na sumama kasi may reflection daw po nagkagawin. Pero wala naman? Meron po. Nagpasa po kami. Graded din po yun. Okay. Doon sa film showing, saan po napunta yung pera? O yan po ang hinihintay ko. Kaya po ako nabutasan dito sa 1840 na field trip. Kasi hinihintay ko po yung sa film showing na naunang matagal na. Na hanggang ngayon, wala yung transparency ni pinangako, di ba? Wala pa po. Dapat sabihin yung breakdown noon. Opo. At ang hinahanap ko po, yung galing sa SM Cinema, yung resibo na pinagbayaran nila, di po ba dapat lang naman eh ganoon? Totoo. Na lahat eh may resibo. Yung resibong legit. Ayaw po pa ipakita. Wala pong ganun eh. Bla 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 kung ano-ano, di po ba? Kasi mayroong board, babasahin mo doon sa board nilang andun yung ano, wala naman. Eh hindi naman po kami ano eh, meron naman po kaming mga isip. Kaya nga lang po talagang likas sa mga parents, balibasa yung mahihirap po kami na huwag na lang kumibo. Eh, hindi po matitigil to kung hindi ako kikibo. So, hindi lang po siguro sa eskwelahan ninyo nangyari ito, maging sa ibang mga eskwelahan din siguro, itong ganito klaseng problema na walang transparency. Lakaran na po yan sa Cavite, sa mga school, wala nga po kasing nagre-react. Hindi lang po siguro sa Cavite, maging sa mga ibang public school. Opo. Natapos ang pandemya, bakit ito yung kapalit? Hindi pa po kami nakakaawang sa pandemya, tapos sasabayan pa sa school ng mga ganyan. Kung kayo po ang masusunod o tatanungin kung kayo po ay... sa DepEd, mas maganda ba na may SPTA na tutugon sa problema ng loob na eskwelahan, mga project, o yung SPTA dapat tutugon na lang sa academic performance ng mga bata? Para sa akin po, kung straight ang mga guro, walang korupsyon, doon na lang kami sa tutugon sa pangangailangan ng mga bata, sir, ng mga pagdating sa akademya. Yes. Pero sa nangyayari po sa school namin, talagang kailangan merong SPTA na malakas ang loob. Paano ma'am kung, kasi alam ko,
yung proseso niyan sa open ng klase, mag-i-elect na mga presidente. Opo. Ano po yung una-una na pag-usapan after ng ma-elect na yung president, treasurer? Project po agad. Project agad? Opo, naano nga po ako, medyo nataranta ako eh. Kasi siyempre, I was there. I was listening. So, parang pinakikinggan ko lang ang lahat. And then I ended up asking na, ano ho ang priority nyo? Napakarami yung isinalubong sa akin na para akong si Santa Claus na may magic wand. Kasi nga po yung background ko from last year doon sa kabilang... Magaling kasi kayo magremedyo. Kasi po may mga client ako na talagang mayaman. Hiningi ko lang yung mga... I-donate ko, hiningi ko lang doon sa mayayaman na kaibigan ko na nag-donate ako ng iHeart na stainless. At saka yung mga bubong. Kasi nag-toothbrush doon sa bubong ngayon, sa ilalim ng hand washing area, pati mga teacher ng junior magkatabi. At saka yung sa May Gate pinabubungan ko. Na ang bilis ko lang nagawa, sir. Kasi... Pero kayo po naniniwala na meron talaga dapat budget para dyan ang mula sa DepEd. Kaya lang, nasaan na ang tanong? Tama? Opo, billion po yun eh. Tataka nga po kami. Yun po ang palagi ko pinaglalaban. Kaso nga nangyari, nung yun po yung pinaglaban ko sa Senado, mukhang meron mga hindi nakaintindi. Ako pa ho ang lumabas na masama. Ako pa ang nabash. Opo, alam ko po yan eh. Diba? So, in this case, nakikita po talaga yung problema is corruption. Tumpak po. Meron pong MOE, maring nakarating, tapos ngayon, yung nakarating, may cut na. May naiwan sa DepEd. Same as networking po, parang ganun po. Ay, hindi lang po yun, sir. Ano pa? Umaten tayo ng SMEA, no? Yun, about po yun. Wala ka po doon, si Bea. Andun din po ako. Yung pong MOE, hindi po nauubos eh. O di ngayon, kung saan i-allocate, tinanong ko po yung principal. Sabi ko, Ma'am Ru, labis naman po pala yung MOE. Hindi po ba pwede natin gamitin doon sa tubig? Pambili ng best tank? Sa pagkakatanda ko po, nasa more than 300,000 pa po yung budget. Opo. Kasi during SMEA po, nilatag po nila yung mga... Anong sabi ng SMEA? Yun po yung ano eh, parang meeting po para discuss po yung mga project po na nagawa. Tsaka kung nasan po yung mga... Kung saan po nagagamit yung budget. Yung MOE. Eh, may natira po na 300,000 mahigit ano. So, sabi ko, may natira po pala, Ma'am Ru, baka po pwede natin gamitin sa tubig. Hmm. Ang sagot niya agad, hindi. Ang sa akin, mag-isip ka muna dapat. Eh, saan gagamitin yung natirang 300? Ay, hindi na po namin saklaw yun, sir. Hindi na po namin alam kasi po kami, alam niyo naman, nasa labas kami ng school. Sila-sila na po doon. Hindi po namin alam kung paano nila ginagawa. So, meron talaga MOE kaya hindi nagagastos. Opo. No, para sa tama. Opo. Alam po namin yun, hindi lang po kami nagre-react. Mahirap po. Mahirap po kasi mag-akusa or mag, you know, mahirap po eh. Pero may mga ilang nagsasabi na kikibit-balikat na lang. Doon nga po may TV, ganito lang kalaki, 500,000. Hindi ko alam. Opo, meron po. Diba? Meron matambak lang po sa school, so hindi rin po nagamit. Pero 500,000 ang bili. Aba kayo, ano lang yan, yung binibili sa mga ano, Japan, yung... Doon pa lang po. Surplus. Doon pa lang po, paano po naging 500,000 yung TV na yun? Parang, ayan, ganyang kalapad hanggang dito sa may ibabo ng microwave. Okay. Ay, may 82,000 lang yun. Pero 500,000 po ang bili. Sobrang patong, tapos baka surplus pa, kaya nasira kaya agad. Nga po, eh, kaya nga po sabi ko, alam ko po yung korupsyon, pero ang sa akin po, kahit man lang sa tubig, magawin ko ng paraan bago ako umalis. Kasi grade 10 na po yung anak ko. Sige, ganito pong gagawin ko, ano, yung si Mayor sa LGU. Kukontakin po namin, kukontaktin po ako sa DBM. Baka pwede yung, through my office, maglalagay ng pera doon sa LGU and then LGU maglalagay doon sa DepEd. Pero nakatakas yung DepEd. Opo. Kaya bukas po, sasamahan po namin kayo sa DepEd para harapin po si Yusek Poa. Okay po yan si Yusek Poa. Maraming salamat, salamat po. Alay ko po siya nakausap. At maganda po ngayon ito para ma-expose. Kasi ito po exactly yung mga problema na encounter ko for the past 20, more than 20 years. Parehong-pareho po sa inyo. Mm. So at least na-reinforce po yung nasasabi ko na noon, siguro this time marami na maniniwala. Ay, opo. Kasi noon, alam mo naniniwala, ma'am eh. Sabi eh, ano lang ako, hindi lang nag-iisip at galit lang daw ako sa mundo, etc. So, sige po, ganun na lang, Lanet. Samahan natin sila sa DepEd kay Yusek Poa. And then solving natin yung problema. Siguro, gagawa tayo ng ano, mag-inspect tayo, total recess naman,
pupunta po ako sa school inspection natin. Wow. Thank you po. In fact, we can do that. No? Thank you. Nakakatuwa naman po kayo. Nakakahulog kayo. Hindi po, mag-inspect tayo. No? Maraming pong salamat. I-schedule yes, nga. Yes. Pag-inspect natin para makita nila. Ma-expose the same time sa DepEd. Sige po, ganun lang po muna. Maraming salamat, sir. Ma'am, nalulungkot ako dahil ang biktima rito yung mga bata. Ay, opo. Sila po ang biktima rito. Yung anak ko. Yeah. Yun ang anak ko, Mami, gawin mong project ang tubig. Sabi ng anak ko, dapat po kasama ko ngayon. Eh, hinihi ka. At an early age, na-expose sila sa korupsyon na hindi dapat. Mm-hmm. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Katatapos lang ng pandemya. They're setting a bad example to mga maguro na tinitingala nila as second parents. Tapos yung pinapakita ng bad example na corruption, mali yung pinapakita nila na ugali sa mga bata. At ang nakatakot niya, baka yung ibang bata, gagayahin sila. Eh ginagawa nila ma'am, nila sir okay lang siguro yun. Meron nga po. Estudyante po sila nung araw doon, yung mga teacher ngayon doon, estudyante po sila doon. Meron nga po nangyayari sa kanya po. Paano? Katatapos lang po namin kinausap namin si principal kasi ano po, sinigawan siya nung parang napahiya po siya sa harap ng ibang estudyante doon. Tapos nung pagdating po namin sa office ng principal, parang nabalitian. Hello, City Admin. Yes sir, good afternoon po. Good afternoon. Ito po yung may kinalaman sa New Era National High School sa Dasma, Cavite. Okay, sir. At medyo naging pabaya ata yung eskwelahan. Ikinarga po sa SPTA yung responsibilidad na para doon sa improvement ng banyo at kawalan ng tubig. Ngayon sumulat po ata itong SPTA sa inyo para humingi ng tulong kasi yung eskwelahan ayaw po umaksyon. At nasa office niyo na po ata yung sulat. Sir? Bali, sa ngayon, sir, wala pa pong buwapang letter sa amin. Hindi ko lang po alam kung sumulat na sila dito kay, sa Office of the Mayor. Although, baka po ang sulat ay pumunta sa Division Office. Pero ano yan, sir, Bali, yung era, ang naging concern po kasi dyan ay mahina po yung tubig natin dito kay Prime. Isa po yun sa isa po yun sa dapat pong kausapin. Although, si Prime naman po ay nagbigay po ng nagkaroon po actually kanina ng inauguration dito sa New Era sa rainwater harvesting system. Opo. Pagkatapos, pwede ko naman pong mag-usap lang po kami ni Mayor. Invite ko yung Prime, invite ko yung PTA, invite ko yung principal at saka yung aming superintendent para mag-usap kami. And then kung ano po yung pwede pong magawa dito. And then papacheck ko lang po sa Office of the Mayor if na-receive na po nila yung binabanggit po ninyo na letter. Ngayon po receive. Nakalagay po receive eh. Ng Office of the Mayor po nakalagay? Division. Division. Hindi po pinorward ng division. Mababasa amin. Ayun, hinaharang. Kasi pong division ayaw po eh. Hinaharang po. Siguro, yung budget para doon sana, MOE, mabubuking sila kapag kinarga sa LGU, baka pumalag LGU, etc. Kaya hindi po pinarating sa inyo yung sulat. Pwede ko naman pong patawag yung ating superintendent. Tapos, para mapag-usapan po ito, di pasama ko na po yung PTA president natin. Ay, salamat. Sige, plus sir. Andito po ayusin sa amin, sir. Ayusin ko lang po, sir, yung schedule. Opo, sige po, ayusin yung schedule. Andito po sa akin yung SPTA president, sir. Okay po. Sige po. Schedule po namin sa inyo. Kahit bigayin nyo na lang po yung number ko dyan. Basta, sir, ayusin ko lang po kasi mag-Holy Week. If opo. Okay yan. After Holy Week na lang po siguro, sir. Tapos ng sinasabi. Para po, Sige po. Ako sir, sobrang thank you admin ha. Mabuhay po kayo. Opo, banggitin ko po kay Ma'am Jen na nakamusta niyo po 'yun. Opo. Salamat po. Sir Ariel, maganda po. At saka Sir Ariel. Yes po. Sabi ko ba pwede rin po ako mag-request sa DBM para ako po'y magbaba ng mag-download ng budget sa inyo. Sir, napakagandang balita niya. Opo. Pwede ko na ba sabihin niya kay Mayor? Opo, request ko para pagkano sir, dako, pakot ko agad dyan sa aming engineering. Opo, para maitulong niyo naman po sa eskwela. Sige sir. Sir, sulat kami sa inyo ha, tungkol dyan. Please sir, po okay. Yung estimate. Sige po. Okay, thank you so much sir. Good news po yan, good news. Banggitin ko kay Ma'am.
Salamat po, ha. Thank you, pa. Thank okay, bye-bye, pa. Two birds in one stone. Solve natin itong problema. Ay, marami sa eskwelahan. At the same time, expose natin, pa-investigan ito sa DepEd, yung katiwala nangyari sa eskwelahan. Okay? Solve na po yan. So, DepEd, samahan sila, ma'am. And then, samahan sa mayor's office. Okay na po yan. Hindi lang ito nakarating. Ayun pala, nakalagay division, ma'am. Eh, oh, di po ba sabi ko sa inyo, no-hold nila. In-hold nila ito. Kaya po ako napaiyak kanila kasi nakailang balik po ako sa DO. Yan po yung aking lihang para sa kanila eh. Inupuan ko po yan kung paano ko ilalatag yung saloobin ko para makahingi ng tulong. Napakabait na nga po, ma'am, sa detention. Kasi ko ako SPTA president. Wala pa kaya nung sabihin ko, basta sa akin yung academic performance sa anak ko. Yan po yung tanke. Saan po mo naman nakakita ng tanking ganyan? Hindi po siya 304. 202. Yung pong stainless na tunay, 304. Eh, ito po, 202, kinakalawang. Mm. Ayan po, tinignan niyo po yung mga, oh. Sige, samahan namin kayo sa Zephyr at saka sa, ano. Okay. Thank you, mama. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Mr. Kofrita.